Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone and welcome to another video. Mag-uumpisa na sa Huwebes ng gabi dito sa Amerika at Biyernes naman ng umaga. Yan sa Pilipinas ang Game 1 ng NBA Finals 2019 mga kabasketball. At paborito na manalo ng kampyonato ngayong taon na ito, siyempre ang defending champions Golden State Warriors. Bakit naman? Dahil lang naman ito ay nakapasok na sa huling 5 na NBA Finals sunod-sunod mga kabasketball. Kaya naman kumbaga ay sila ay matatawag na veterano sa NBA Finals, hindi lamang sa playoffs. Ang bigat niyan mga kabasketball. Habang ito namang Toronto Raptors ay hindi naman din pushover. Hindi naman din basta-basta magpapatalo ito dahil marami sa mga players ng Toronto Raptors ay veterano din sa playoffs at si Kawhi Leonard ay may experience din sa NBA Finals. Sa tingin ko ay mas maraming fans di hamak ang Golden State Warriors dyan sa Pilipinas, pero itong Toronto Raptors ay biglang dumami ang mga fans nung pumasok ito ng NBA Finals na tinalo nga nila ang 76ers at itong huli ay ang Milwaukee Bucks na number 1 team sa NBA regular season. Kung ako ang tatanungin nyo mga kabasketball, ay para sa akin lamang ang Golden State Warriors liamadong liamado dahil lamang sa kanilang experience sa NBA Finals na sunod-sunod. At mas malakas naman talaga ang lineup nitong Golden State Warriors, kaya lang iba ang istorya sa opening nitong NBA Finals dahil wala ngang Kevin Durant. Medyo malaki rin ang maaaring maging epekto ng pagkawala ni Kevin Durant. At ito namang si DeMarcus Cousins ay galing din sa injury. Pero makikita natin na wala pang talo itong Golden State Warriors mula nung ma-injure si Kevin Durant sa Houston Rockets series. Na marami nga ang nagsasabi na parang mas gumanda pa ang laro ng Golden State Warriors, lalong-lalo na yung kanilang pasahan, na dahil sa pagkawala ni Kevin Durant ay tumatakbo ang kanilang opensa kay Draymond Green. Pero ang pag-uusapan natin ngayon mga kabasketball ay itong Toronto Raptors, dahil nga alam naman nating lahat na liamado na ang Golden State Warriors. Pag-uusapan natin sa video na ito kung papaanong mananalo ang Toronto Raptors. Abangan nyo mamaya mga kabasketball ang aking prediction kung sino ang mananalo sa NBA Finals. Pag-usapan na natin ngayon ang mga dahilan kung paanong mapapatumba ng Toronto Raptors ang defending champions Golden State Warriors. Una, kumpara sa mga nakalaban ng Golden State Warriors na Houston Rockets at itong huli, ang Portland Trail Blazers, ay mas maraming piyesang pangdepensa itong Toronto Raptors sa maraming posisyon. Mahirap naman talagang pigilan ang opensa ng Golden State Warriors kahit wala pa si Durant. Dahil nga sa shooting nitong si Steph Curry, si Klay Thompson at ang playmaking nitong si Draymond Green at ang pace kung paano silang maglaro na talaga namang mabilis both sa half court at saka sa transition. Pero ang Toronto Raptors ang isa sa iilan lamang ng mga teams na mayroong panapat sa bawat offensive weapon ng Golden State Warriors. Si Kawhi Leonard at si Pascal Siakam ang dalawang pares na pwedeng magpalitan sa pagbantay kay Durant, at kahit papano ay may laban ang mga ito. Pwede rin silang mag-switch kay Curry at kay Thompson, kaya nilang habulin yan sa kanilang bilis, habang nag-aabang din kay Draymond Green at sa ibang mga non-shooters. Si Danny Green naman ay pwede rin namang bumantay doon sa tatlong shooters ng Golden State Warriors, at dandyan din si Kyle Lowry. Serge Ibaka naman ay pwedeng lumabas sa perimeter o kaya ay bumantay sa sino man na pumaposte. Si Mark Gasol man ay nakita natin na komportable na maglaro ng depensa sa itaas at maghanap ng mga interception sa 3-point area. At nandyan pa rin ang posibleng karagdagan depensa ni OG Anunoby. Pangalawang dahilan para manalo ang Toronto Raptors at pataubin ng Golden State ay, gaya ng nabanggit ko kanina, ay marami sa mga veteran players ng Toronto Raptors ang mayroong playoff experience. Idagdag pa dyan ang NBA Finals experience nitong si Kawhi Leonard
na naging Finals MVP pa noong 2014 at Defensive Player of the Year noong 2015. Ang pangatlong dahilan kung bakit kayang talunin ng Toronto Raptors ang Golden State Warriors ay ang injury ni Kevin Durant. Hindi makakapaglaro sa Game 1 si Kevin Durant at para sa akin ay malabo rin na makalaro ito sa Game 2. Kung makalaro man ito, ay tingin ko may iniinda pa ito at hindi pa ito 100%. Tandaan natin mga kabasketball na home court advantage ang Toronto Raptors. So malaking bagay din yun kasama nga ng pagkawala nitong si Kevin Durant. At kung makabalik nga si Kevin Durant sa Game 3 o kahit sa Game 2, ay walang makakapagsabi kung ano ang kondisyon nito at kung paano ito maglalarong muli pagkatapos manggaling sa injury. Kaya kung masasamantala ng Toronto Raptors na makakuha ng momentum habang wala si Durant, ay malaking bagay yun. At panghuling dahilan mga kabasketball kung bakit kayang talunin ng Toronto Raptors ang Golden State Warriors ay siyempre si Kawhi Leonard na umiscore ng 30 points per game doon sa Eastern Conference Finals. At hindi lang yan, mas mahalaga ang kanyang ginawang papel sa depensa na nang siya ang pinagbantay kay Giannis Antetokounmpo ay nagbago na ang takbo ng serye. At dahil wala nga si Durant sa umpisa ng NBA Finals, ay maaaring bantayan din nitong si Kawhi ang mga top scorers ng Golden State Warriors na si Steph Curry at si Klay Thompson. At sa opensa naman mga kabasketball, ay wala naman na tayong masasabi rito kay Kawhi Leonard dahil alam naman natin na kayang-kaya nitong umiscore sa kahit saang pwesto sa loob ng court. Mas maraming pinupuntos itong si Kawhi sa 2-point area at talaga namang nag-iintay siya ng tamang pagkakataon at hindi niya pinupuwersa kung mabantayan siya sa labas ay lumalapit siya at pag nabangga rin siya sa loob ay dumidiskarte pa rin siya na mapunta sa spot na gusto niyang tirahan. Ayan mga kabasketball ang apat na dahilan kung bakit kayang talunin ng Toronto Raptors ang Golden State Warriors. Pero balik tayo sa aking prediction. Napakahirap nito mga kabasketball dahil talaga namang dahil wala nga si Kevin Durant at itong si DeMarcus Cousins ay medyo pumapaling ng konti yung balanse papunta sa Toronto Raptors. Pero para sa akin, ito medyo mahirap talaga mga kabasketball, pero para sa akin, Game 7 Golden State Warriors ang tingin kong mananaig dahil talaga namang yung kanilang experience ay mahirap tawaran at talaga namang siyang magdadala sa kanila sa kampyonato. Ayan mga kabasketball, ano ang inyong masasabi sa aking prediction at ibigay nyo rin ang inyong mga idea kung sino sa palagay ninyo ang mananalo sa NBA Finals ngayong 2019. Sulat lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba, like or share this video and don't forget to subscribe to this channel. This is iSportZone.